Once upon a time, in a land far, far away, may mga isla na mistulang nasa dulo na ng mundo. Nasa pagitan ng Iceland at Norway, gatuldok lang sa mapa. Pero sa malapitan, paraiso. Pero bago pa man ito dagsain ng mga turista, alam nyo bang nauna na rito ang maraming mga Pilipina? Dito kasi nila nahanap ang kanilang forever. Opo, forever sa Faroe Island. Pabiyahe tayo mahigit isang oras mula rito sa Copenhagen papunta dun sa pinakamalalayo o isa sa pinakamalalayong mga grupo ng isla sa Europe. Ang pangalan ng islands na yun ay Faroe Islands. Katulad ng Pilipinas, ang Faroe Islands, isa ring kapuluan, binubuo ng 779 na mga maliliit na isla. Medyo malamig, akala namin green pa yung paligid pero mukhang nag-snow overnight. Uy, may mga kababayan tayo. Maginaw, pero ang warm ng welcome nila. Okay. Hello, kamusta kayo? Talaga naman, may flag pa ng Pilipinas. Uy, ang lamig. May pabulaklak pa ang mga ate rito. Kamusta kayo lahat? Nakakamangha. Kahit sa ang sulok ng mundo ngayon, merong mga Pilipino. Akalain mo, napakaginaw pong lugar nito. Pero may mga Pilipino. Sa biyahe pa lang namin sa bus, makikita na agad ang nakamamanghang mga tanawin. Ang pristine, ang linis. Population, 50,000. Alam nyo bang mas marami pa ritong mga tupa? 70,000. Kaya naman Faroe, sa salitang Norse ng Norway, Sheep Islands. Natanis ang peg. Ay, ayun, may tupa. Ayan. Dito sa Faroe Islands, merong 77 puting tupa. Merong 77 puting tupa. 77 puting tupa. Meron ding kabayo. Oh. Ang ganda, parang postcard. At ang nakatutuwa pa rito, bigla na lang sumusulpot dito ang ating mga kababayan para katuloy nasa Pilipinas lang. Paano nyo nalaman na nandito kami? No, ano yung pamangking ko? Papakuha lang kami ng picture kay Jessica sa kasuot. Ha? Saan? Nandito na sa likod ng bahay nyo. Kaya takbo na kami, nagkukulayan kami ng aming buhok. Patingin nga ho. Ang Faroe Islands ay parte ng Denmark, bagamat itinuturing din silang autonomous country. May sariling kultura at mga tradisyon na gusto nilang panatilihin. Yun nga lang, tila sinakop na sila ng daan-daang mga Pilipina. Nasaan nga ba ang forever? Where do broken hearts go nga ba? Sa dulo ng daigdig? Katulad ng dito sa Faroe Islands. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa halos 200 ang mga Pilipinang nakapangasawa rito ng Faroese. Ang ilan sa kanila, kakamustahin natin. At para mas masarap ang kwentuhan, dahil magpapasko na, gagawa kami ng bibingka. Hindi po kumpleto ang Paskong Pinoy kung wala tayong bibingka. Kahit pa narito tayo sa napakalayo at napakalamig na Faroe Islands sa gitna ng Atlantic Ocean. At hanggat may Pilipina o mga Pilipino tayong kasama, magluluto tayo ng bibingka, di ba? Ito ho si Genevieve, si Mary Joy at si Salve. Nakatikim na ba ng bibingka yung inyong mga asawang Faroese? Opo. Nakakain na sila yung asawa mo, Salve. Oh, nakakain na. Ayun. Ako, tama. Papatikim natin sa kanila yung bibingkang Pinoy. Ito yung ating butter. Minix ko na po siya. Ilipat na natin yung dry ingredients kasama ng wet ingredients. Okay. Ilalagay pa natin yung fresh milk. Ang coconut milk. Marunong din ako gumawa ng bibingka kasi nung maliliit kami.
Ito kasama sa mga laro-laruan namin sa La Union. Kailan ba kayo napadpad dito? 2008, pumunta ako dito October. Mm-hmm. And then, nagpakasal kami ng husband ko 2009. Saan mo siya nakilala, Sante? Yeah, through internet also. Ah, so, okay. 2002 po ako dumating dito. Nagkakilala po kami through my cousin. Kababayan ko pa pala itong si Mary Joy, taga La Union. Sa pagpa-parlor daw sila itinaguyod ng kanyang ina sa Pilipinas. Hanggang noong 2000, ang litrato ni Mary Joy sa bahay ng kanyang pinsan na nakatira na sa Faroe Island nakita ni Dante Thompson. And I asked, who is that? And she said, it is Mary, my cousin. So I started to write to her and I think we wrote together for 2 years. I think she was beautiful in the photo also, yeah. And she is still beautiful. Wala naman akong pangarap na mag out of country or something. Destiny siguro namin na mag-meet. Genevieve, kamusta ka rito? Okay na po, sobrang happy. Lumating ako 8 days ago. Mm-hmm. Ah, 8 days ka pala? Yes po. Sa Pilipinas, dati raw tindera sa palengke sa Taguig, si Genevieve. Nagkaanak pero naghiwalay sila ng kanyang kinakasama. Hanggang nahikayat siya ng kanyang high school classmate na si Jane na nasa Faroe Islands na noon na bakit hindi niya subukang umibig muli. Hanggang nakachat ni Genevieve si Oinsten. I felt right away that there was something. What is that something? That we call for love. Pinaka-natouch ako sa kanya is yung pagkikare niya sa mga anak ko. Kasi syempre, pinaka-importante sa akin yung hindi lang ako, kundi mga anak ko din mahal. Hanggang si Genevieve mula Pilipinas, nakarating na ng Faroe Islands. Napakilala niya na ako sa kapatid niya tsaka sa mga anak niya. Sobrang bait nila. Niyakap nila ako agad. Nakita nila sa akin. Sinabihan nila ako ng welcome to the family. Hindi ka pa sanay sa ginaw. Yung jowa ko naman lagi namang nandyan. Niyakap ako parati. Ay, napapainit niya. Do fairy tales come true ba para sa iyo? Yes po. Ina-expect ko kasi ang mga foreigner is mas preferred nila yung mapapaya, tapos petite, ganun. Eh, medyo malaki ako, kaya hindi ko in-expect na talagang Daan-daan ka, Tia. Sige lang. Totoo po, hindi ko talaga in-expect na may magmamahal sa akin ng totoo. At saka po, lahat ng Filipina rito nagkatrabaho. Nagsisikap kami. Tsaka mayroon pang trabaho namin dito. Ako, nasa fish factory ako eh. Kakrak ako ng ulo ng isda. Medyo masakit talaga siya sa kamay. O kaya gusto ng Faroese ang mga Pinay kasi masisipag. Tsaka maalaga sa asawa. Kasi di ba yung ibang tao, medyo judgmental pag sinabi na, ha? May isang isla na may mga Filipina tapos sila yung parang gustong mapangasawa ng mga tiga Faroe Islands. Ano masasabi nyo doon? Sana po huwag rin maging judgmental din, di ba? Tingnan na natin yung ating mga bibingka muna. Bigyan natin ng keso para masarap. Okay. Ayan, naluto na. At ngayon po, dahil luto na yung ating bibingka, syempre, kailan matikman ng inyong mga jowa. Tawagin natin sila. Yes. Siya po si Dan. Hi, I'm Jessica. Nice to meet you, Dan. Yeah. And this is the bibingka that we cooked with Mary Joy. Okay. How is Mary Joy as a wife? Oh, she's a very good wife. I'm really? I'm a happy man. Congratulations, Dan. Thank you. Yeah, thank you. Thank you for taking good care of our fellow Filipina. And this is the bibingka. I'll just try it? Okay. Yeah. Okay, we call this bibingka. It's a table. Ngayon naman yung boyfriend ni Genevieve. Love, come. Uy, Einstein. My name is Jessica. My name is Love. Love Einstein. Hindi mo, o ikaw magsubo. Parang... Wait, will you marry me? How did you like it? It's good. It's good? You're looking forward to a life with her, yeah? In Faroe Islands. Yeah. It's a long way from home. Yeah, this for her. But this is her new home. Ayan po ang kwento ng ating bibingka dito sa Faroe Islands. Kinain yung dahon ng sabi. Will you marry me? Do fairy tales come true nga ba? Meron nga bang happy ending? Walang perpektong buhay sa mundo. Pero para sa marami sa makababayan nating narito sa Faroe, ito na ang kanilang sulok sa daigdig.
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.